Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Panay Island ang probinsya ng Aklan. Ilan sa mga ipinagmamalaking yaman ng probinsyang ito ang kanilang ilog at dagat, na hindi lang daw masarap pagliguan at pasyalan, malaking tulong din sa kanilang kabuhayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Nabaoy sa Malay, Aklan. Itong lugar na to, marami kang makukuhang iba't ibang pagkain at isa dito ay yung giant freshwater shrimp. Or, ang tawag nila, ano nga ba yun ate? Ang tawag sa inyo? Ugang po. Ugang? Yes po. Ugang. O kaya? Ulang. Patuyaw. Patuyaw. So si Ate Jean, tuturuan tayo kung paano kumuha ng patuyaw. Ang sabi nila, ugang ang tawag nila dito. Pero I have a feeling parang ito rin ay pareho ng ulang. Yung ulang sa Kapampangan, yung ito ba yung parang hipon na may malaking ulo? Tapos may mahabang sipit. Oo, may mahabang sipit. Paano natin huhulihin yun ate? Gagamit po tayo ng panghuli namin, ito po yung tinatawag na taon. Taon? Bakit taon po bang ginawa ito? Joke. Hindi po, bali ito po ay kawayan. Kawayan. Gawa sa hinabing kawayan ng trap nila na kung tawagin taon. Sa dulo ng taon, naglalagay sila ng inihaw na sapal o nyog bilang pain. Ay, papasok sa loob talaga? As in, ihuhulog sa loob? Opo. So parang maze siya sa loob, oh. Yan o, pag tinignan mo sa loob, papasok siya dyan, tapos parang may mga ngipin siya dun sa loob, tapos matatrap na siya, hindi na siya makakalabas. Ganon. Galing naman ang gumawa nito. O, dali na natin, pe. So, kahapon, naglagay na sila Ate Jean ng mga taon para panghuli dun sa mga patuyaw or mga ulang. Iha-harvest na lang natin ngayon. Pero syempre, maglalagay pa rin tayo ng mga ganito para bukas, meron na namang makukuha. Ah, hindi sa lubong, sa tubig. Opo, kailangan po siya yung okay. May agos. Babaon na po yung head. Ilalagayin po natin ang tato para hindi po siya maagos. Okay, tapos? Ganyan lang po. Bukas ng umaga. Kukunin na siya. So, kailangan ilagay natin siya dun sa lugar na medyo mababaw lang, tapos kung saan umaagos yung tubig. Yung puwet niya, nandoon sa... So, hindi siya sa lubong sa agos. Okay. Ang patuyaw o ulang ay kilala rin bilang freshwater river prawns. Maswerte ang mga residente malapit sa ilog ng Nabaoy dahil sagana raw ito sa mga patuyaw. So, ito yung overnight na nilagay nila dito. Titingnan natin kung may nahuli na ba. Kunin muna natin mga. Oh, may huli! Ha? Huh? Ganyan nyo po para makita nyo po yung laman yan. Oh, may nakita nga ako eh. Oh, tara, ilagay natin dito. Tapos gaganin nyo. Ay, ang liit! Ay, ayan na! Ayan, yan, yan, may lumalabas na! Ayan, ang kamay! Baka masipit ka, ate! May isa pa! Okay. Wala na. Ayan. Ay! O tara, luto na natin to. Ay! Tumatalon pa. So ito yung mga nahuli natin kaninang mga patuyaw or ulang. Makikita ninyo, maliit lang yung kanyang katawan pero ang laki ng ulo. Kailangang linisin mabuti ang patuyaw para mawala ang malansang amoy nito. Nasaan na ba? Nakuha ko na ba? Oh, yes, okay, ma'am. Okay. Walang kinain yun, ma'am. Ah, walang kinain? Oh, ito, ito yung ebidensya okay. Na wala siyang kinain, oh. Okay. Walang laman yung loob ng ano. Ng ano? Oh. Ay! Dito kayo sa maliit lang siguro, ma'am. Oh, sige, sa maliit. Yan. Okay, ano gagawin? Ito, di ba? Ganyan lang, ma'am, oh. Ganyan, oh. Yan, oh. Tapos ganyan lang, oh. Hila, oh. Ito, sumusunod. Oh. Ah, itingnan mo, ang clear nung kanya. Hmm. Walang kinain? Yan, oo, walang kinain. Walang kinain. Mm-hmm. Malinis. Ay, hindi, yan o, konti. Mm-hmm.
Bongga. Tapos ayan! Na? Ay, hindi. Ito pa. Okay. Ay, ito. May kinain. Mm. Ayan, ay, ma'am. Ay. Yun, oh, ayan, may kinain. Ay, ayan, oh. Ayan. Okay. Tapos, ano pa? Wala na, ma'am. Wala magluluto. Na. Yay! Magluluto pwede na tayo. Magluto. So, ano na natin, ma'am? Halabos lang siya na yung pagluluto is yung sinaunang pagluluto. Halabos lang. Halabos lang siya. Asin at saka suka. Ano? Ah, suka. Yung suka natin is galing sa niyog, ma'am. Ah, talaga? Mm. Ay, manamis na miss. Mm. Tuba siya, ma'am. Dito, ah, tuba. Ginawa namin suka. Ganyan lang. Una munang ilalagay ang patuyaw. Sunod ang suka. At saka titimplahan ng asin. Sobrang bilis magluto ng hipon. Pag nagkulay orange na siya, luto na siya. So, hintayin okay na natin pumula. Okay. Papatuyuan lang natin, ma'am. Parang ano ba? Isasangag ba siya? Mm-hmm. Huwag niyo po masyadong patatagalin yung ano yung hipon kasi ma-overcook. Marami naman itong klase sa pagluto, ma'am. Depende kung alam mo, masarap ano din yan yung may butter tsaka ano, oo, tsaka bawang. Oo. Tapos may maanghang ng konti. Mm-hmm. Oh, sarap din yun, ah. Pagkatapos ng ilang minutong paggigisa, ready na ang ating halabos na patuyaw. Halabos na patuyaw o ulang. Anong bagay dito? Ay, kamatis. Sawsawan, mayroon tayo. Oh, sige. Tara, kainin na natin to. So, tikman na natin itong halabos na patuyaw or ulang. Sa Aklanon, ang tawag nila sa halabos ay sinanlag. Ayan. Ayan, oh. Okay. Balatan natin. Ay, alam mong fresh na fresh siya kasi ang dali niyang balatan. Oh, tamo, buong-buo. Hmm! Manamis-namis! Harap! O, oh, tandaan niyo ha? Pagkakain ng patuyaw o kakain ng ulang, huwag itatapon ng ulo. Dahil nando ng sarap. Oh, iba talaga kapag fresh na fresh, oh. Tingnan niyo, oh. Ay! 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 Kasi pa. Sarap.